Good morning sa inyong lahat, or magandang araw kung anong oras mo sa inyo. Ang video ko ngayong araw ay yung ganoon pa rin. So bago tayo mag-start, meron pa lang taong pag-share sa Robert Amor. Yan, sorry, yung request mo sa akin, pa-shoutout. Shoutout. Although, medyo may dadagdag na rin ako, ganun lang. Hindi naman lahat na parang i-re-upload natin pang film. So, sa mga overage, ano kasi ang nag-a-apply lang kasi sa military is yung 18 to 25 years old. May iba nagsasabi na, sir, ba't ganun? Di ba 18 to 26 years old? Hindi, ang ano kasi niyan, 16 yan, kasi may nagtanong lang sa akin sa comment. Sabi sa akin na, yun nga, 18-26. Hindi, ang ano kasi yung purpose nun, 18-25. Ang ibig sabihin nun, bago ka mag-26, kapag sinasabi ng 18-26, kasi hindi na-counted yung 26, mag-27 ka na nun. Bago ka mag-26, kailangan yung ano mo, papers mo okay na lahat, nakaprocess ka na, nasa DTS ka na, nag-training ka na. Kasi pasok na yun. Pero pag mag-26 ka, nag-apply ka pa lang, wala na. Bagsak ka na. Hindi ka na pasado. Yun, pasok lang sa overage. Yun yung pasimple. So, sa mga overage na naman, ito ang dapat nilang gawin. Pwede naman sila mag-apply ng special enlist. Tatawag kasi special enlist yun. Like, ano, reserve. Diba? Mag-reservice. Unang-unang choice mo, reservice. Sa reservice kasi, pag nag-ano ka, ganun din, para ka lang regular. May mga rangko, ganun. Meron ka lang private, PFC. So, talakayin natin yun isa-isa. Kasi sa PFC, ganito yun, mga tropa. Kasi baka sabihin nila na sinasagasaan ko naman yung ano nila. Kasi although sa mga Maynila, ganun. Daming mga ano dyan, district officer. Lalo nga yung GCQ, naka-uniforme. Gala-gala. Hindi naman saan natin kasi party niya ng PFP. So, gusto ko lang maintindihan ng lahat kung ano ang reservice. Ang reservice kasi, nag-training yan sila. Ang training nila niyan, ang pagkakaalam ko lang ah. Pero, yun talaga yun. Totoo talaga yun. Sa isang linggo, dalawang basis lang, weekend, yun ang training nila. Ano na yung kasimple. Tapos, ganun lang. More on ano lang sila, lecture, ganun lang. Kasi sa actual, ano sila yung mula na sila sa actual. Ang actual, mamaya-maya, sasabihin ko rin kung anong actual nila. Stay in ka lang dyan at talakayin natin yun. So, ang pagkaiba na ang reservist po, nahirapan ako, baka iniisip ko sinasawi ko eh, so baka makasagasa ako, ayoko nang ganun na sasama yung loob nila sa akin, pangit yun, diba? So yun, marami rin ako nakikita, sasama ako rin mga YouTuber yan sa so kapag nandiyan ka, kapag iniisip natin kung anong isasabihin natin sa kanila, pakisubscribe naman sa mga, tapos palike mo na rin yung channel ko, then share, paklik yung ating notification bell. Simple lang. Yun lang hinihiling ko sa inyo.
give at the Black Knight. Pag sa palagay mong nakatulong ako sa iyo, subscribe sa ilalim. Pag subscribe mo sa ilalim, pakiclick na rin yung bell na pag-share. God bless you. So yun na nga, ano, sa reservist kasi, medyo ano kasi ano, parang hindi pa kasi medyo pagka naka-uniforme na, bawal mo na silang ano yun. Kasi tayo may kalaan, parang hindi ko alam. Sa in short, ano, parang iba nagyayabang, pero hindi ko naman nila lahat, ano. Hindi naman sa lahat ng reservist. Iba matitino yan kasi dami matitino ng reservist. So, na Gerald Anderson. Gidisel. Sir Gidisel. Madami na Ponce. Reserve na yun. So, ang reservist kasi, yung sabi ko nga, sa isang linggo, dalawang beses lang sila. Mag-training. Ipasok. Umuron ano lang sila, lecture. Tapos, ganun din, 6 months din ata. 6 months din ata yan, okay. Basta, yun na, hindi ko na alam kung ilan ang ano nila. Kasi yung iba, parang, alam mo na, yung confidential na, ano, yung sa ating, ano na, mag, ano, pangit ng, ano, talakay yung iba. So, sila, pagka nakagraduate sila, meron silang rank of private din. Yun. Private. Nagsisimula din sila sa private, PFC, corporal, then sa rento, subsarten, technical, master, ganun din, pupunta din sila sa ganun. Tulad nila Pacquiao, eh, Pacquiao ano yan eh, yung Pacquiao kasi guys, ito yan. Pagka mayroong pinag-aralan ka, ganun, officer talaga. But nung nakaraan na pumutok yung balita, ang dami nagpatikos na hindi mo natutuwa mag-service yun daw, hindi na bibigyan ng mga parang hindi, ano yan sila, officer sa ano, reservist, sila yung mga official no, sa Army Reserve. Kaya yun, maintindihan nyo. Tapos, pagkatapos nata ng 6 months na training ng reservist, more on sa dalawang linggo, nagtyaga din, may dalawang araw sa isang linggo. Full weekend pa, nagtyaga din. Meron silang 3 days na war fighting. Yung tinatawag na war fighting na 3 days. Yun lang, pinaka-hard nila. Yun na yung actual nila. So war fighting, firing lang. Yung mga basic lang. Basic lang yung focus kami. Kasi sa reservist kasi, hindi naman sila authorized na binibigyan ng service firearms. Pag ikaw ay isa ng reserve officer, bawal kong kumuha ng anong service firearms. Firearms, sorry, na nanggaling sa AFP. May pwedeng issue. Okay lang pag galing yung wala kang paalam, okay lang pag mayroon kayong ano. Doon nakikita nyo naman dyan sa mga bulletin, wala silang mga baril. Tapos may kilala nyo kasi yung sa logo dito sa balita. No? Nakikita ninyo. Tapos wala silang sahod guys. Depende ang allowance sila, nakadepende. Sila pa yung ano ata, minsan na iba sila yung nagpo-contribute. Wala silang sahod. So yun ang isang ng special interest. So yun ang una. Ang pangalawa itong ating civilian active auxiliary. Gusto mong pa special interest, jump up. Civilian active auxiliary. Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe dyan sa baba. I-click mo yung subscribe at yung aking notification bell. So yung civilian active auxiliary, yan yung CAFG na tinatawag. Ang CAFG naman, ang training lang yung 45 days. Pero actual at saka theory ang ginagawa nila. Mahirap sa 45 days. Yan, tuloy-tuloy yan. Araw-gabi. Kasi hirap kasi pareho rin ang training ng ano
Diyan mo, handa pa rin silang magbobolotar. Kaya nga reserve eh. Lagi lang makahanda. Kaya reserve officer, lagi makahanda. Kung kailangan mo, andyan lang sila. So, pagkaiba sa, ano, sahod sa civilian affairs, kapbo. Ang sahod nila is, mayroon. Mayroon silang service allowance, SA, kung tawagin. Magkana yung SA ng regular, yun din ang SA nila. Pero kung totoo yung balita sa ngayon, mayroon ng diferensya ng kapgo. Every 3 months, mayroon na sila. Ano? Every, halimbawa, tatlong buwan, mayroon silang pag-iisang buwan na 2,000, 2,000, 6,000. So, may anong na libo sila kasi 3,000 yun. Ah, tatlong buwan yun. Pag 2,000, 6,000 na yun. Halimbawa, January, February, March, tanggap sila na 6,000. March, April, May, tanggap naman sila na June, July, August, September, hanggang December, ganun. Tapos pagka December, mayroon yung bonus na matatanggap. Ganun kalupit sa ano, sa kapagun. Maraming natatanggap na pera doon. Marami rin trabaho. Hirap din, pero ayos lang naman. So, ayun lang guys. Ma-share ko lang sa inyo yung ganun mga ano, pero hope na walang magagalit o masagasaan dyan. Ano lang yun, baga sa alam nyo na yung way ng special enlist. Ay, may dadagdag pala ako. Pagka special enlist ka pala, o kasi may nagtanong, nakalimutan ko sana, o may nagtanong po. Ang tanong niya sa akin is ano daw ang ano, pag special enlist, pwede na po ba mag-apply, pwede na po mag-proceed? Yes, pwede ka na mag-proceed. Pero kasi more on special enlist ka na eh, nagsiservisyo ka na sa ang forces. Talagang pag sa sundalo, sabi nila, wala kang galaw na ano, laging utos yan, lagi kang may sinusunod. Kaya nakadepende sa kanila pagka sabi nila, o sige, mag-proceed ka na, o ngayong training, pasok ka na. O papunta kang ano, Bulacan, ganito ganyan, may training doon. Ganun lang yung kasimple. Kasi pagka sinasabing special enlist, ibig sabihin meron kang accomplishment na nagawa. So kung ano yung accomplishment na yan, kung may mga katanungan kayo, comment below down. Tapos mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga video kong sunod na gagawin. I-click nyo yung notification bell natin. Ganun lang yun. Diba? So, ayun nga no, pagka sinabi nilang mag-apply ka, kasi may ganito ganyan na matinding accomplishment mo na nagawa na sabihin. Halimbawa, may training na sa loob, more or 3 months na sila nag-training, 4 months, tapos ang accomplishment mo, matindi ang nagawa mo sa EFP. Ayun, pagka sinabi nilang, oh, pasok ka doon, sarpak ka, kasi nakapag-servisyo pa naman na eh, matindi na rin pinagdaanan mo kung mga gira-gira lang, kung hindi kaya, ganun lang yun, di ba? Pasok ka, basta kompleto yung mga papel mo, kasi kasi lahat, tukin ka nila. So, pagka yung meron din kasi, hindi kasi pare-parehas yung ating mga, ano, apartamento, gano'n. Basta pagka nasa amposis ka na, alam mo ang kalakaran, alam mo na yung mga maling ginagawa, alam mo na yung mga tamang ginagawa ng ating mga tropa. Simple lang. Pero hindi ko na kailang ipagsigaw at ipagkala. Pero more on marami tayong tamang ginagawa. Tulad sa mga tukhang-tukhang na yan. Kaya sa mga drug watchlist na yun, wala pa tayong gaanong record dyan. Hindi katulad ng ibang departamento. Ganun ba? So maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hope na nag-subscribe ka rin dyan sa baba, like, tapos pakishare na rin. Pag mag-subscribe kayo, pakipindot yung ating notification bell. Maraming thank you sa inyong panonood at sa inyong pagtambay dyan. God bless po sa inyo, AFP Troopers.